Magandang buhay po sa ating lahat. Sasagutan ko lamang po yung mga katanungan ng iba. Maraming first-timer ngayon na hindi alam kung ano ang dapat nilang bayaran. Katulad po ng pag-renew ng passport, pagbayad ng OWA membership. Tapos yung mga karapatan nila kung mandatory bang ibigay ni employer. Halimbawa yung end of service benefits, yung mga vacation pay, o kaya yung mga bonuses, yung mga plane ticket. Marami pong naguguluhan ng mga OFW na mga household worker, lalong-lalo ng mga sa first-timer. Unahin po natin ang passport. Marami pong nagtatanong kung kanino po ba o sino po ba ang magre-renew or magbabayad pag nag-renew si worker ng passport. Ang sagot po dyan, tayo ang magbabayad. Kasi pagmamay-ari po natin yun. Personal na kagamitan po natin yung passport. Kaya tayo po ang magbabayad, tayo po ang magre-renew. Pangalawa, OWA membership. Ang OWA membership po, benefits po natin dito sa overseas, dito po sa abroad. Kaya kailangan din po natin, tayo po ang magbayad, tayo po ang mag-renew. Maswerte ka kung nakahanap ka ng among mabait. Pero hindi po obligasyon ni amo na bayaran ang OWA membership mo or kaya bayaran ang pag-renew ng iyong passport. Sunod po, end of service benefits. Yung end of service benefits po, kailangan po talagang ibigay ng employer yan. Kung halimbawa po naka-apat na taon ka sa iisang amo, kailangan nga pong bigyan ng end of service ni amo. At sa gusto ko lamang pong i-remind sa inyo, ang end of service benefits po, nakukuha po to pag mag-exit ka. Pero kung nag-transfer ka sa ibang employer, hindi mo po to makukuha. Paalala ko din po, dito po sa Saudi, walang indemnity. Sa Kuwait lang po yun. Vacation pay. Binibigay ang vacation pay pag halimbawa natapos ang kontrata ni worker tapos gusto niya magbakasyon sa Pilipinas. Depende po yan kay amo kung ibibigay or hindi. Pero yung plane ticket nyo po dapat round trip ticket. Libre po yung ticket nyo papunta at pabalik. Plane ticket. Yung plane ticket nyo po, pag natapos po ang inyong kontrata, obligasyon po ni employer na bigyan kayo ng plane ticket. Hindi po pwedeng kayo po ang bibili ng inyong plane ticket. At saka pag hindi natapos yung kontrata nyo at inabuso kayo ni amo, si amo pa rin ang bibili ng inyong plane ticket. At kung si amo ang gusto magpauwi sa inyo, si amo pa rin ang bibili ng plane ticket kasi siya ang napapauwi sa inyo. Hindi pwedeng kayo ang bibili ng plane ticket. Marami tayong mga kababayan na hindi nila alam ang kanilang mga karapatan. Maraming mga finished contract ngayon na 2 buwan hindi binibigay ng sahod kasi yun ang ibibili ng kanilang mga ticket. Mali po yun. Dapat si amo ang magbibigay ng plane ticket at hindi po kayo ang bibili. At hindi rin po pwedeng ibawas yun sa sweldo nyo. Bonus. Ang bonus po hindi po ito mandatory at wala po ito sa kontrata ni worker. Ang bonus po, ito po ay isang reward o regalo ni employer. Kung maganda yung trabaho mo o nagustuhan ka, bigyan ka niya ng regalo. Depende po to sa amo kung bibigyan ka ng bonus. Hindi po pwede na akin na yung bonus ko amo, bigyan mo ako ng bonus, hindi po tama yun. Kasi marami din nagtatanong na, Ma'am Jo, yung bonus ko hindi binigay. Depende po yun kay amo kung bibigyan kayo ng bonus. Para naman po sa mga baguhan na lumalapit po sa akin, hindi po ba kayo nanonood ng mga vlogs or ng mga vlogger dito sa Saudi Arabia? Bakit po merong 5 araw pa lang, 10 araw gusto nang umuwi? Matuto po kayong manood ng mga vlogs dito sa Saudi Arabia. Kasi po kami, nagsasabi po kami ng totoo. Hindi po kami nagsasabi na for content lang. Sinasabi po namin ang realidad. So pag hindi po kayo naniwala at pag nandito na po kayo, dun nyo makikita yung realidad. Pag gusto nyo na pong umuwi, hindi po kayo makaka-uwi agad. Kasi may pinirmahan po kayong kontrata. Kaya pag pumasok po kayo ng trabaho ng household worker, pag-isipan nyo muna pong maigi. Kasi ang dami pong complain ngayon, especially po sa Kuwait. Hindi ko po maintindihan bakit kayo nakarating ng Kuwait dahil nag-start ng February, naka-deployment band na po ang Kuwait. Anong visa po ang ginamit nyo? Huwag po tayong magalit sa mga taong tumutulong sa atin. Kasi nung nag-apply ka, ikaw ang nag-desisyon mag-isa niyan. Dapat pinag-desisyonan mo yung maigi para sa sarili mo. Kung tama ba ang pinasok mo or hindi. Pag nakarating ka na sa bansang pupuntahan mo, panindigan mo kung anong pinasok mo. Hindi pwedeng mag-inarte. Pag sinigawan ka lang ng amo mo, hindi mo pwedeng sabihin na gusto mo nang umuwi. Gusto ko lamang pong i-remind sa inyo na sila po ay madamot sa pagkain. Kaya pag sumeldo po kayo, bumili kayo ng inyong pagkain. Para pag hindi kayo binigyan ng pagkain, meron po kayong madudukot at meron po kayong makakain at may laman yung tiyan nyo.
Diskarte lang po sa pagkain. Paulit-ulit po kami nagpaparemind sa inyo. Marami po kami mga vlogger dito sa Saudi Arabia. Hindi lang po kami basta vlogger. Advocate po kami. Alam po namin ang katotohanan. Hindi lang po yan pwedeng ilabas sa social media. Kaya nagpaparemind po ako sa inyo. Bago po pumasok sa trabahong household worker, pag-isipan po ng maraming beses. Karamihan sa mga household worker is bandang Mindanao. Hindi po ba kayo nanonood ng mga balita or yung sa social media? Karamihan pa sa inyo pag nag-a-abroad kayo. May mga agent kayo. Pag may nangyari sa inyo, nagtuturoan yung agent nyo tsaka yung agency nyo. Sana po meron kayong ulit natutunan sa aking paalala ngayon. Nag-update na rin po ako ng mga requirements pa uwi po ng Pilipinas at saka yung mga magbabakasyon po. Sa lahat naman po ng mga nagme-message sa akin, pasensya na po kayo kung hindi ko po nababasa agad. So hanggang sa muli po, nagpapaalala ulit po ako sa inyo sa mga balak mag-abroad na household worker, pag-isipan po ng maraming beses. So mag-iingat po tayo lagi. Ako nga po pala ang iyong Ma'am Jo, isang OFW po dito sa Riyadh.